Hello everyone! Welcome again sa aking channel. Pag-uusapan natin ngayon is about kumbulsyon. At kung bago pa lang po kayo dito sa aking channel, sana ay huwag niyo pong kakalimutan na mag-like at mag-subscribe kay Nurse Malen, kay Malen Bang. So, ayun na nga, ang content natin ngayon ay about sa kumbulsyon. Iisa-isahin natin yan. Una, i-define muna natin kung ano nga ba yung tinatawag natin na kumbulsyon. Pangalawa, ano-ano yung mga dahilan ng kumbulsyon. Ano yung mga pwedeng maging cause. Kumbaga. And number three, ano yung mga dapat gawin kapag merong kumbulsyon, merong taong nagpo-kumbulsyon sa harap mo. Ano yung pwede natin i-first aid? Ano yung dapat at hindi pwedeng gawin? At ano yung mga sintomas kapag may kumbulsyon? Actually, nakita ko sa YouTube marami ng mga gumawa nitong content pero nandito pa rin tayo para magbigay ng mga additional information na possible ay hindi nyo pa nalaman or alam sa or nakita, napanood sa ibang mga YouTuber or vlogger. And ang goal kasi natin dito ay sana makatulong pa rin tayo. So, ano nga ba ang tinatawag nating kumbulsyon? Okay, define muna natin si kumbulsyon. Ang kumbulsyon ay isang kondisyon na kung saan ay nagkakaroon ng abnormal at matinding panginginig ng katawan at ito ay maaaring may kasamang pagkawala ng malay. So, yung pasyente o yung isang tao na may kumbulsyon or nagkukumbulsyon, makikita natin na mayroong matinding panginginig yung katawan. Minsan, yung iba dyan ay nawawala ng malay. So, kasama po yun sa kumbulsyon. Pumunta na tayo ngayon sa mga dahilan ng kumbulsyon. May nakausap akong doktor, yung kasama natin sa trabaho. Pa-shoutout muna kay Dr. Joanne Danaw. Hello, Doc. Hello, Madam Doki. Ang reyna ng pronouncement. Sabi niya, maraming dahilan ang kumbulsyon. So, marami tayong cause para ang isang tao ay mag-seizure. Number one ay pupwede daw na mayroong pamamaga o infection sa utak. Ito yung sakit na common doon. Meningitis at encephalitis. Yun yung common na pupwedeng maging dahilan din ng kumbulsyon. Pangalawang dahilan, kung ikaw ay nagkaroon ng traumatic injury, brain injury. Halimbawa na aksidente ka tapos ang tumama sa iyo ulo mo, nagkaroon ka ng traumatic brain injury. So po pwede na kaya ka nagko-convulsion ay dahil doon sa aksidente na nangyari. Tapos yung brain yung or yung ulo mo yung nagkaroon ng injury. Minsan sa aksidente o mga traumatic brain injury, too late na yan nalalaman kasi on the first year kasi, or sa mga unang panahon, in few days, few months, hindi mo pa siya mararamdaman. Tapos biglan lang, in few years, ayan na, nagko-convulsion ka na. Mapapatanong ka na lang, bakit kaya ganito? So, mapapaisip ka, and then later on, malalaman na, okay, dahil pala sa brain injury na nangyari nung ikaw ay na-aksidente. So, iwasan natin yung pagkabagok ng ating ulo. Pangatlong dahilan na maaaring mag-cause ng ating kumbulsyon ay yung mababang asukal o asin sa katawan. Number 4 cause of convulsion or yung ating seizure ay pwedeng dahil sa tumor sa utak. Yung may mga sakit sa utak, may mga tumor, yan. Pwede po yun ang maging cause ng kumbulsyon. Number 5, yung kakulangan ng oxygen sa utak, o pwede rin po yan na maging cause ng ating kumbulsyon. Yung mga nabanggit ko,
hindi na natin iisa-isahin yung mga cause na yan or masyadong malawak yung mga causes na yan kung iisa-isahin natin siya. And number 6 cause, yung pinaka-common na nakikita natin kaya may kombulsyon ay dahil sa sakit na epilepsy. Tama po kayo. Epilepsy, common cause yun. Madalas, yung mga taong nagko-kombulsyon talaga, makikita natin na may sakit na ganito. Meron po tayong mga sintomas ng kombulsyon. Isa-isahin din natin yun. Number 1 sintomas ng kombulsyon ay paninigas ng katawan. Makikita natin na yung pasyente talaga sobrang tigas. Pag hinawakan natin, tapos nakita natin, parang, di ba kapag nakakita tayo, sakot na takot tayo. Lalo na pag nahawakan natin na sobrang tigas nung isang taong nagko-kombulsyon. Ganun talaga yung sintomas noon. So normal yon kapag may kombulsyon. And then, after na mag-kombulsyon, babalik din naman yon. So, mawawala din yung paninigas ng katawan. Pangalawang sintomas, ito yung minsan nawawala ng malay tao. Ang gagawin lang natin dito kapag nawala ng malay tao, ang advice ng mga doktor ay dapat dalhin to sa hospital para ma-examine yung pasyente. Kasi mahirap na sa bahay lang yun. Kailangan maobserbahan yan sa ospital ng mga doktor, mga healthcare practitioner natin para mabigyan ng tamang lunas. Number 3 na sintomas, ito yung may panginginig at paglalaway. So, usually, makikita din natin ito. Kasama yan ang panginginig ng katawan, mawala ng malay tao, paninigas ng katawan, manginginig, tapos maglalaway. So, nakakatakot, di ba? Pag sabay-sabay yan, nakita nyo. Pero kung yung mga pamilya or yung mga tao na sanay na makakita ng ganyan, alam na nila yung gagawin. Sa mga hindi pa, ito, sana mapanood nyo at makatulong. And doon sa mga may alam na, sana meron pa kayong makuha dito na kaalaman. Ang 4 na sintomas ng kombulsyon, ito yung natutulala yung pasyente. Nakikita na lang natin yung eyeballs niya, naka-steady na lang siya, ganun. Yun yung tinatawag natin na aura minsan. Meron kasi may aura, minsan wala. Ito na, pumunta na tayo sa first aid sa kombulsyon. Ano yung mga pwede natin gawin kapag may nakita tayo nagko-kombulsyon? Unang-una, syempre pahigain po natin yung pasyente sa isang patag na lugar. Yung wala pong makaka-harm sa kanya, wala pong makakasugat, wala pong maaaring makasakit, makasugat sa pasyente. So dapat safe po yung lugar na paghihigaan natin sa pasyente at dapat ay patag. Kung yan po ay sahig, yung ulo kasi mamaya niyan ay mabagok din. Diba kasi malikot minsan yung mga nagsiseizure or nagko-kombulsyon. So, protektahan din natin yung ulo. Pangalawang dapat natin gawin kapag may nagko-kombulsyon, dapat hindi po tayo aalis sa tabi ng pasyente. Hanggat hindi pa dumadating yung mga tulong na medikal. O di kaya hanggat hindi pa bumabalik sa ulirat yung pasyente kapag nawala ng malay dahil sa kombulsyon. So wag nating iiwanan ang pasyente. Pangatlong dapat natin nagawin, luluwagan natin ang damit ng pasyente. Kung may collar man yan, tanggalin natin yung mga botones na yan. Luluwagan natin siya. Yan. Luwagan yung sinturon, yung mga ganon. Para hindi mabilaukan yung pasyente, tatagilid natin siya. Isa side natin, pinoposisyon yung pasyente para ma-drain yung laway dito at hindi pumasok sa baga. Mga hindi naman dapat nagawin kapag may nagko-kombulsyon. Unang-una, huwag niyong lalagyan ng kutsara bibig para kako ay makahinga, hindi ho, malihu yun. Kasi pwede rin yun mag-cause ng injury sa pasyente. And pangalawa, huwag niyo pong hahawakan yung pasyente.
Huwag na huwag po natin hahawakan o pipigilan ang pasyente na nagkukumbulsyon. Kasi usually, kapag papanik tayo o takot na tayo kapag mayroong kapamilya na nagkukumbulsyon, pinipigilan natin. Tendency noon, o pwede pa tayo, o pwede pang mag-cause ng injury sa ating pasyente. Huwag nyo pong pipigilan. Hahayaan nyo lang po. Ang magandang gawin dyan o orasan, hayaan siya at bantayan hanggang siya ay makarecover o matapos yung kanyang kumbulsyon at magkaroon na siya ng malay tao. Pero habang nangyayari yung kumbulsyon, syempre tatawag na po tayo ng tulong. Ang isa rin po sa pinakabawal ay yung ililipat pala natin yung pasyente sa isang lugar. Kung saan man siya naabutan, doon na po. Tanggalin na lang natin yung mga objects na po pwedeng makasakit sa kanya. And protektahan natin yung kanyang ulo para hindi mabagok. Kung ang pasyente ay nadala sa hospital, yan, ino-oxygen natin yan. Tapos binibigyan natin yan ng pamparelax ng muscle at pang-sedate. So, sinisedate natin yung pasyente. Usually yung binibigay dyan diazepam para ma-relax yung spasm ng mga muscle. Yung paninigas ng katawan. Yan. Tapos, kapag pinauwi na, usually may mga maintenance yan. Phenobarbital. And dapat po, yung mga maintenance na yan ay up to date. Ibig sabihin, updated po. Kasi nagbabago rin yan. Depende sa kondisyon ng pasyente. Ang kumbulsyon sa bata, ang common cause doon yung lagnat. Mga 18 months and above, yan, naglalagnat yung pasyente. Tapos kapag tendency, hindi na kayanan ng bata, yan, nagkukumbulsyon yan. At tinatawag naman natin yan na benign febrile seizure. Ang advice ng ating pediatrician, si Doc Olet, Doc Joanne, kapag ang bata daw or yung baby bagong panganak, wala pang 18 months, tapos nagkumbulsyon daw, mainam na dalhin sa hospital kasi maaaring merong infection na nangyayari. Kaya ang pasyente, kaya si baby ay kinokombulsyon. Kasi diba, abnormal yon na si baby bagong panganak, kinumbulsyon agad. Ang bawang mga 10 months, 6 months, yan, delikado po yan. Kailangan daw po i-admit yan para ma-observe, ma-examine ng further. Mapagawa yung mga kailangan ng mga laboratories, yan. Para ma-find out kung ano talaga yung dahilan ng kanyang kumbulsyon. Kasi po pwede yung infection like encephalitis and meningitis. Usually, yun daw yung cause nun sa baby. And yun lang, my beshies. Thank you for tuning in. I'll see you again on my next content. Please stay safe, everyone.